Uy, oh, magandang araw sa inyong lahat, oh. Nako po. Kamusta na po ang inyong maulan na araw? Ano na mga kababayan nating lagbo? Nandiyan po ba yung mga kababayan nating lagbo? O wala po tayong kababayang lagbo dyan at gising na sa katotohanan. Anyway, pag-usapan natin yung di umanong vlogger na pinalalamon ng ating guborno. Pag-usapan natin yan habang tayo nagpapalipas lang ng julan. Anyway, dito tayo sa Starbuco. Favorite natin to, berry chia. Sarap po nito eh. Berry, berry chia. Tapos may kasama triple shot americano. Pag-usapan natin itong vlogger na di umano, ha? Lumulustay ng pera natin. At yung iba, tuwan-tuwa pa. Masayang-masaya pa sila. Okay lang lustay ng pera ng gobyerno. Di maganda yan, ha? Sobrang kabulagan na ho yan, ha? Meron kasi tayo nakuha ang info. Info ho ito. Mula dun sa isang, naku po, hindi ko na lang sasabihin ko sino, pero pag nakilala ninyo, siguradong tumbling kayo. Mantakin mo, ang trabaho niya siraan ang pinaka-tapat, pinaka-loyal na tauhan ni PBBM. Tataka nga ako dito sa mga loyalista na ito. Galit na galit kayo sa akin. Kilala ninyo kung sino talaga yung tunay ninyong kakampi. Ha? Bakit? Remember this. Wala nang pinakatatapat pa kay PBBM kung hindi si E.S. Rodriguez. Pagbalik-balik na rin na natin ang istorya, it's always been his words against other people's words, other bloggers' words, against ES words and PBBM action. Makinig kayo, ha? Mantakin mo, ha? Etong si ES Rodriguez, eto ang dikit na kasangga ni PBBM. Wala pa tayong lahat. Wala pa kayong lahat. Wala pa ho kayong mga nagpipretend. O yung mga vlogger na nagpipretend na kakampi ni PBBM. Wala pa ho sila. Eh, nandyan na ho yung yung E.S. Rodriguez na yan, yung Attorney Vic Rodriguez na yan. Sa madaling salita, bago po magsulputan yung mga sip-sip na mga opisyal ngayon, naandyan na ho yan, dikit na kasangga na ho ni PBBM itong si Rodriguez, si Attorney Rodriguez. Sa madaling salita, siya ho talaga yung pinaka-loyal, pinaka-matatawag mo yan ng loyalista. Tick or nasamahan, inaandyan ho siya. Ibig sabihin, talaga hong tapat na tapat ho yan. Di ba? Wala na hong iba. Tapos, siniraan lang ng ilang salta yung mga mahilig na vlogger at mga social media personalities and broadcaster na ginamit kayong mga bulag, kayong mga ilang bulag na loyalista, ginamit kayo para dumami ang kanilang followers. Nung dumami na at na-hypnotize na kayo sa kabulagan ninyo dito sa mga vlogger na ito, nung kinwentuhan na kayo ng kung ano-ano na marites tungkol kay E.S. Rodriguez, itinakwil ninyo si E.S. Rodriguez na pinakatapat kay PBBM at pinagpalit nyo sa vlogger na fame whore na vlogger, manggagamit na vlogger. Ginawa niya na yan kay Pangulong Duterte. At nung bandang huli, sinirahan si Pangulong Duterte. Kaya itataga ko sa inyo, ipupusta ko, ha? Ang sarili ko, ang lahat-lahat. Pagdating ng panahon na hindi niya makuha ang gusto niya kay PBBM, pustahan ko sa inyo
ilalaglag niya yan si PBBM. At kayo namang ilang bulag na supporter ni PBBM, bubulag pa kayo sa kabubuhan ninyo. Pagka, isipin niya, pagkatapos ginamit ang popularidad ni Pangulong Duterte nung bandang huli siniraan niya, ganyan na ganyan din ang gagawin niya kay PBBM. Ngayon, sinisipsipan niya yan. Bakit? Pampadami ng followers. Tapos eventually, he will convince you na maging panatiko niya at maging bulag-bulagan. Diba? Diba? Eh kayo naman, gullible, uto-uto, mahilig magpapaniwala. Bantakin mo, napaniwala niya kayong mas tapat siya kesa kay Attorney Vic Rodriguez. Ganun ho kayo kabulag. Napaniwala niya ho kayo doon. Matuwa nga kayo. Ako nga, hindi nga ako nangampanya dyan kay PBBM, pero nakikita ko naman kung paano siniraan ng todo-todo si Attorney Vic. At kung galit talaga sa kanya si Pangulong Marcos, isipin nyo na lang to. Kung galit talaga sa kanya si Pangulong Marcos, eh, hindi sana siya ginawang chief of staff. Ha? Diba? Tinanggal, sabi nyo, tinanggal siya bilang ES. Pero hindi eh. Gumawa pa ng order si Pangulong Marcos at ginawan siya ng pwesto na mas malapit kesa sa isang ES. Ginawan na ng pwesto. Ganun ka-espesyal si Attorney Vic Rodriguez kay PBBM na hindi ninyo makita dahil bulag kayo sa panatiko ninyong vlogger. Yan ang totoo. Bulag kayo. Ha? Tapos, hindi nyo pa maikonnect ngayon na sa paninira niyang yan, ang reward niya ay Amerika. Ang tanga nyo. Bobo nyo talaga. Itong biira, oh. Diba? Ganun kayo kabobo na paniwala niya kayo na mas tapat siya kaysa kay Attorney Vic. Pambira ang kabulagan ninyo. Hindi ko alam kung bulag kayo o talagang sadyang mahina ang kukote nyo. Tapos ngayon, may reward siya na Amerika. Tapos sasabihin nyo pa, may matagal na may visa yan. Oo, ngayon. Una-una, nagpapaniwala naman kayo na hindi nag-expire ang visa yan. Wala kayong alam. Paano makakarinyo ng visa yan? Karamihan ng visa nung pandemya na expire dahil sa tagal nga naman. At wala kayong alam. Ngayon, ginamit niya yung tool para makarinyo ng kanyang visa. Diba? Oo, may visa. Kaya nga kayo ganito kabobo eh. Pasensya na kayo ha. Yung hindi naman ho lahat. Ganito kayo kabobo eh. Sinabihan lang kayo may visa na. Nagpaniwala naman kayo. Eh pwede namang may visa na pero expired. Oh, di ba? Hindi nyo tinanong expired ba o hindi. Basta, may visa na pala siya. Bobo ko naman. Napaniwala ako kagad na hindi niya gagamitin itong administration na to para makarenew. Oh, di ba? Ganyan kayo kabobo eh. Pwede ko naman sabihin, kunwari halimbawa, may lisensya ako, may driver's license ako. Pero dahil nga kayo ay nagpapaniwala kagad, kayo ay bobo-bobohan, sumangayon kagad kayo. Hindi kayo critical thinker. Na ano ba ang critical thinker? Ang critical thinker, tatanong mo, expired ba yan? Baka naman expired yan. Kunwari lisensya, driver's license. Oh, pag tinanong mo, nagmumotor ka? Oo, may driver's license ako ha. Oh. Ang critical thinker, ganito mag-isip. Expired ba yan? Baka naman expired yan. O baka naman ang restriction mo ay hindi pagmumotor. Sabihin, yung qualification mo dun sa license mo, pang mamaneho lang ng kotse. O meron bang ano yan? Meron bang qualification niya na pwede ka magmotor? O, ganyan ang critical thinker. Pag bobo, ganito na kagad ang sagot niyan. May lisensya naman pala siya. May karapatan siya magmaneho ng motor, truck. At kung ano-ano pa. Hindi man lang nagtanong kung expired o di kaya yung qualification ng kanyang driver's license ay tama ba? O, di ba? Yun ang difference ng isang bulag at critical thinker. Kayo, sinabihan na may visa na to eh. Kaya di nyo na kailangan. Bakit? Unang question, yung visa niya ba hindi expired? Hindi nyo man lang tinanong. Kasi nga,
Bubulag-bulagan na kayo, na-hypnotize na kayo. Pangalawang tanong, US visa lang ba ang kailangan para pumunta ng Amerika? Pamasahe. Oh. Di ba? Kaninong eroplano sumabay? Oh. Di ba? Sinong hotel na magbabayad? Oh. Hindi nyo man lang tinanong. Eh kasi nga, it's either bulag kayo o bubuhang kayo. Oh. Tanong, sino magpapakain dyan? Oh. Tanong, hindi ba kayo bulag o bubuhang kayo? Alam nyo, wag ako, ha? Wag ako dahil kabisado ko po ang galawan dyan. Kabisado ko po ang galawan dyan sa pagsama. Remember, naging official din naman ho ang nag, at ako po ay nagtrabaho din po sa under ng PCOO. Yung panahon ni Mocha. So alam ko kung sino yung legit at sino yung sabit pag pumunta. Oh. Diba? Huwag nga tayong bubuhan. Baka ano pa yan eh. Ang tinawag pa sa kanya, support staff kahit di naman staff. At ito masakit. Mantakin mo, ang trabaho mo lang, siraan. Siraan ang pinakatapat, pinakaloyal na tauhan ni PBBM. Tapos, ang reward mo, eh, makasama ka na ngayon. Libre ka pamasahe, libre ka hotel, libre ka pagkain. Sakit, ano? Kawawa naman kayo. At isa pa, maiinggit. Ako po, maiinggit. Okay lang kayo. Excuse me po, hindi naman sa pagmamalaki, pero kakagaling lang po natin, kakalibot lang po natin ng Europa nitong nakaraan. Pagod na po akong bumiyahe ngayon. Ang inaantay ko lang po, Japan magbukas. Ayan, planado na po yan, December. Huwag na po tayong magano ng inggit-inggit. Excuse me, ba't ka maiinggit kung ang ginagastos na pera ay pera ng taong bayan? Di ba? Ba't ka maiinggit? Di ko ba kayo naawa sa mga kababayan nating hirap na hirap mabuhay ngayon? Kaya nga ho, ito eh, kaya nga ako na nagbibigay ng 10K ayuda eh. Hindi ho kasi kaya na ng pamahalaan. Isipin nyo ito ha, makinig kayo na maigi. Maisipin nyo ito, saksak nyo sa mga kukote nyong walang laman. Ang gobyerno, sabi ng Department of Budget and Management, wala nang perang pang ayuda, wala na daw tayong pera. Bantakin mo yon, wala na tayong pera. Pero kung sino-sino ang sinasama, bigyan ng reward, di umano. Oh. Hindi ko ba kayo nahihiya dun? Hindi ko ba kayo na ano dun? Na kaya nga ho tayo, namimigay na ho tayo ng 10K ayuda. Kaya alam mo, ito, hindi ho nagbibiro. Dami ko na hong binibentang gamit para lang makapagbigay tayo ng 10K ayuda. Eh, hindi ko ito binibidyo para magyabang. Kasi ini-encourage ko ho yung mga sponsor o yung mga kumpanya na kakilala ko. Kasi siya, remember, manager ako ng Mocha Girls noon. Hanggang ngayon, pabla. May mga kilala ho tayong mga kumpanya, mga endorser ho si ang Mocha Girls, di ba? Pinapakita ko yung video sa kanila, oh, mga sir, baka gusto nyo mag-sponsor ng grocery, mag-sponsor ng kung ano-ano pa, para ibigay dito sa mga mahihirap nating kababayan. Yan ang ginagawa natin sa channel natin. Ginagamit ho natin yung network natin para yung mga kumpanya ay tumulong sa ating mga kababayan dahil wala na ho eh, di ba? Ang sabi ko nga ho sa inyo, ang aking paboritong quotation ay think not what your country can do for you, but think what you can do for your country. Kung wala na magawa sa iyong gobyerno mo, ikaw na ngayon na mag-isip kung ano ang may gagawa mo para sa bayan mo. Yan ang ginagawa natin. Di ba? Naghahanap tayo ng paraan para mabigyan at matulungan ng kababayan natin. You know, I'm currently in touch doon sa isang security guard na pinukpok dahil sa ang criminal eh talagang malala na sa Pilipinas. So meron nung security guard na napabalita na pinukpok ho at wala akong pera yung pamilya at kinokontak na ho natin, nakuha na ho natin yung number, kinokontak na ho natin, tutulungan na natin sa ospital. Di ba?
Ganyan mo dapat eh. Kesa na lumulus tayo ng pera ang gobyerno, di umano. Eh, dapat tulungan na natin ang gobyerno. Di ba huwag kayo naawa? Ang bihirang buhay, ere. Tapos makakakita ka, hindi ka mapuprustrate, hindi ka magagalit. Makakita ka ng isang sip-sip lang, siniraan pang isang tapat na tao ni PBBM, tapos nagka-reward pa. Di ba kayo mahihiya dun? Tanga nyo, tanga nyo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pakabobo ninyo. Di ba? Hindi ba kayo mahiya sa mga kababayan natin? Kinagalit niyo ulo ko eh. Kakape na lang ako. Abangan niyo pa yung mga ayudang ipamimigay natin para matulungan natin ng mga taong bayan. Kesa na yung puro kayo daldal dyan, sinisiraan niyo yung mga tauhan ni PBBM, tapos may reward kayo. Di ba? Pakagago niyo. Ay, sorry, hindi lahat ah. Sa mga nagsasalita ng negatibo dyan, sige ha, sa mga nagsasalita ng negatibo dyan at saka nagsasabi ng inggit, ganito, ganito, inahamon ko kayo, magbigay kayo ng tulong sa kababayan nyo, tatapatan ko. Oh. Sige, laks ng loob nyo ha, tapang nyo. Sige, tapang ninyo ha, lagay nyo yung tapang nyo sa bulsa nyo. Ha? Magbigay kayo ng tulong sa kababayan, isend nyo sa akin, tatapatan ko. Yan ang hamon ko sa inyo. Ang tapang ninyo, wala pala kayong maitulong dyan sa kababayan. Mayahiya nga kayo. Tigil-tigilan nyo nga yung katarantaduhan nyo. Daldal kayo ng daldal ko. Ano pinagsasabi ninyo? Wala naman kayo natutulong. Diba? Wala kayong naitutulong. Bago kayo dumaldal, tumulong muna kayo. Pag nakatulong na kayo, sabihin nyo sa akin, tatapatan ko. Eh wala eh, puro kayo daldal. Suporta nyo, supot. Supot. Suporta pa kayo, supot. Ano masasabi ko sa inyo? Ha? Supot ang suporta nyo. Hindi nyo sinusupport. Suporta ka mo? Sige, tapatan tayong suporta. Oh. Wala pala kayo, supot. Di ba? Wala. Puro kayo daldal. Ganyan, ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw. Wala pala kayo. Gusto nyo tulungan ng gobyerno? Naniniwala kayo sa gobyerno? O tara, tulungan natin. O, lika, amon ko sa inyo. Tara, tulungan natin. O, tayo. Sino yung mga mayabang dyan? Sino yung mga support dyan? Di ba? Gusto nyo tulungan ng gobyerno? Sinusuporta nyo gobyerno? O tara, sabayan tayo suporta. Nahamon ko kayo. Suportahan ninyo. Susuportahan ko. Tulungan natin ng gobyerno. O, tingnan natin. Wala pala eh. Puro kayo supot. Puro kayo daldal. Yung suporta ninyo, yung inyong sinasabing tulong ninyo, suporta ninyo sa gobyerno, ganyan, daldal lang, daldal. Yan lang ang kaya ninyo. Sige, tulong kayo, tapos isend ninyo sa ano ko, ha? Sa email ko, banatbyofficial@gmail.com. Send ninyo, tatapatan ko. Oh, yung tulong ninyo, tatapatan ko. Oh, tingnan natin. Di ba? Wala kayo. Hindi kayo nahihiya. Hindi nyo ito eh. Kung talagang you have the passion for our country and you really want to help and support President Bongbong Marcos, let me tell you this. Dapat naiinis kayo sa mga government official na sinisira ang gobyerno natin. Kasi pag nasira ang gobyerno natin, ang nasisira dyan, si PBBM. Ako, sinuportahan ko si PBBM ngayon kasi naniniwala ako bilang presidente ko na hinalal ninyo ay dapat nating suportahan yan. Tinutulungan ko siya ngayon. Tinutulungan ko yung mga tao niyang talagang tapat na nagsisilbi. Ngayon, siniraan nito ng isang vlogger itong si ES kasi di umano meron pala siyang backer na financier na gustong maglagay ng mga tao sa gobyerno para maraming maipasok na project. At ano reward nitong di umanong vlogger na ito? Amerika. Hindi kayo nahihiya doon? Ang kakapal ng mukha nyo, tinanggal nyo yung pinakatapat na tauhan ni PBBM. Tapos tuwan-tuwa pa kayo?
Ha? Na-hypnotize na kayo ng kabubuhan ninyo? Hindi kayo tuwan-tuwa pa kayo doon? Dapat nga mainis kayo eh. Bakit? Mantakin nyo, pagkatapos niya kayo lokohin, ang reward niya, Amerika, kayo, nga-nga. O, di ba? Nga-nga. O. Tapos, ganyan sasabihin nyo, ako pa, inggit. Inggit pala eh. O, edi tara, magtulungan tayo. Sige, ha? Tulungan natin kababayan natin. Huwag kayong umasa sa gobyerno, huwag kayong umasa sa ayuda, ha? Mga animal kayo. Tulungan natin gobyerno natin, tayo magbigay ng ayuda sa taong bayan. O, tingnan ko. Papatan tayo. Yung yabang nyo, ilagay nyo sa bulsa ninyo. Eh, nangirap sa inyo, yung yabang ninyo, eh, hanggang daldal lang. Puro kayo talk shit. Wala kayong, yung yabang nyo, walang laman. O, magyabangan tayo ng tulong sa ating kababayan. O. Kinahangon ko nga kayo, eh, tapatan tayo. Tumulong kayo, send nyo sa email ko, tatapatan ko yung magkano man yung tulong ninyo. O. Wala eh. Mga supot. Yung suporta ninyo kay PBBM, support, puro daldal. Fame whore, pampadami lang. Pampadami lang kayo ng ano, nagpapadami lang kayo ng financier tuloy. Nagpapadami lang kayo ng likes, nagpapadami lang kayo ng followers kasi fame whore kayo. Hindi naman kayo sumusuporta talaga. O, di ba? Ata ng mga kabutat, ay kabutat. Wala eh, puro kayo ano eh, daldal kayo eh, puro kayo ano eh. Tapos tuwan-tuwa pa kayo, natanggal si Atty. Vic. Ito. Sorry sa mga term ko ha. Wala pa ka lahat ng vloggers, wala pa lahat ng mga official na sumisip-sip, nasa tabi na si ES. Nasa tabi na ho yan. Oh. Wala pa yung mga animal na sumusuporta kay PBBM, nasa tabi niya na si ES. Tapos sasabihin nyo, si ES ang naninira? Eh, tanga. Alam mo, naniniwala ako. Ito, makinig kayo mabuti. Naniniwala ako na medyo mabagal si ES mag-approve ng mga ina-appoint. Kasi hindi ho siya yung katulad nung iba na appoint lang ng appoint para lang mabayaran yung mga sumuporta. Alam nyo, may chismis pa nga ako eh. Ito, chismis to. Narinig ko sa isang official. Nagagalit daw sila kay ES kasi may pagka isnabero. Yung mga nagpapa-appoint, eh, ini-isnab niya. Ang problema kasi, ganito nangyari. Remember, ang tema ni PBBM during the election was unity. Totoo naman, he united different political families, political groups. Like si Gloria, may sariling grupo yan. Grupo ni Estrada, may sarili yan. Grupo ni Sara Duterte, may sarili yan. Grupo ni Pangulong Duterte, may sarili yan. Kanya-kanyang grupo yan. Tatama naman, ununite niya yon, which is ganun ang nagawa niya. Napangakuan, lahat ng susuporta, tutulungan. Ang problema, nung kaya nga, remember, ito, isip na lang kayo na maigi, ha? Ganito, mag-isip kayo. Kaya nung panahon na mananalo na si PBBM, anong sagot ni Amy? Mga walang niya kayo. Hindi pa nananalo yung kapatid ko. Puro pwesto na hinihingi ninyo. Oh, hindi galing sa bibig ko yan. Hindi chismis yan. Galing yan kay Senator Amy. Kasi, hindi pa nananalo si PBBM nung puro pwesto na ang hinihingi nila. Oh, di ba? Naalala nyo, sabi ni Senator Amy? Oh, nagalit siya, di ba? Kasi totoo naman. Hindi pa nananalo, hinihinga na ng pwesto si PBBM. Oh, nung nanalo si PBBM, problema na ngayon. Lahat ng sinabihan niyang unity na political family, families, naghingian na ng pwesto. At ang sumasalag, si ES Vic. Sumasalag ng mga ayaw na i-appoint. So siya ang tinarget ngayon. Pinagbintangan na kesyo mabagal magpwesto. Kaya, di ba, mismo mga vlogger ni yung United vlogger ko noon na hindi naman United, kakahiya. Buo-buo pa kayo ng grupo na United vloggers ni Marcos. Tapos wala pang isang buwan, watak-watak na kayo, kakahiya kayo. O, kesyo binabanatan si ES, kesyo mabagal daw mag-appoint. Kaya ho siya mabagal kasi ang daming napangakuan, inaaral niya lahat ng mga appointments.
At meron talaga silang dinideny. Silang dalawa ni PBBM, may dinideny silang mga tao na ayaw nilang bigyan ng pwesto. Ang sumasalo, si ES. So parang siya ang naging shock absorber nitong ni PBBM. Oh, nung naging shock absorber siya, siya ngayon ang sinisisi na mabagal, keso ganito. Tapos, syempre, ginamit ang vloggers, siniraan si ES. No? Tapos, nung siniraan, ano award? Ano reward nitong nanira sa kanya? US. Tapos, magtataka kayo? Tapos, matutuwa pa kayo? Napaka-animal nyo. Yung tao pinortektahan niya si PBBM na hindi maipwesto yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang ginawa ni ES. Eh. Pinortektahan niya kayo na hindi... Pinotektahan niya si PBBM na hindi mailagay yung mga magnanakaw para hindi masira si PBBM. Nung siniraan siya ng vlogger, pinatanggal ninyo, ayan, ano sabi ni Marcos? O sige, ayaw ka nila dyan, ha? Okay, dito ka sa tabi ko. Literal, ganyan ang ginawa ni Marcos. Ayaw ka nila dyan kasi naano yung appointment, sige. Siyempre, kailangan ni Marcos i-satisfy lahat ng mga supporter niyang politiko. Sige, huwag ka na dyan. Dito ka na lang sa tabi ko. Chief of staff na lang kita. Isipin nyo to, ha? Nag-executive order pa. Meron pang, hindi ko alam, administrative order o ano man yung binuo. Pero it's an order from the president, creating presidential chief of staff office. Oh. Tinanggihan yung additional appoint, yung additional power for that office. Pero yung creating the office, inaprubahan ni Marcos. Ibig sabihin lang, simple lang ho. Ha? Simple lang. Oh. Simple lang po ang kanyang ginawa. Pinotekta niya si Marcos, yung kanyang pinaka best friend, itong best friend niya na si Marcos naman, pinotektahan siya, tinanggal siya dun sa ES, pero binigyan siya ng pwesto mas malapit sa kanya. Oh. Dun pa lang, makikita niyo na kung sino talaga ang kaibigan ni PBBM. Tapos kayo, nagagalit kayo ngayon kay ES dahil lang sa isang vlogger na nanira na nakatanggap na sayang ng reward niya. O, di ba? Hiya-hiya nga ako kayo. Kung tunay kayong loyalista, dapat nga ho, nasa panig kayo ni ES. At nasa panig ko ho kayo. Bakit? Ako nga, sinusuportahan ko nga yung ganun kasi naniniwala ako dun sa tao ngayon. Kasi ang dami ko nadidinig na humihingi ng pwesto na hindi binigyan ng pwesto ni ES. Bakit? Kasi gago. Kasi mandarambong. Kasi mga self-serving na mga vloggers. Oh. Tapos kayo, tuwang-tuwa. Mahiya kayo. Hindi kayo tunay na loyalista. Ang tawag sa inyo, Fame F whore. Yan ang totoo. Yan ang tawag sa inyo dapat. Fame whore. Gusto nyo lang, kaya nyo sinusuportahan si Marcos dahil may pakinabang kayo. Wala? O, lika, tulungan natin. O, hamon ko sa inyo. Wala kayong pakinabang kay Marcos? Alika, tulungan natin si Marcos. Tulungan natin ang gobyerno. O, diba? Tulungan natin ang gobyerno. O, wala eh. Talk shit kayo. Support. Ang tawag sa inyo, support. Uncircumcised support. Kaya nga eh, tulungan natin, ha. Wala pala kayo maitulong. Ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw. Wala, puro comment nyo, anong puro inggit, ganito. Support ang tawag sa inyo, support supporter. O, di ba? Kawawa naman kayo. Put your mouth where your money is. Di ba? Put your mouth where your money is. Yan lang masasabi ko sa inyo. Asan ang tulong nyo sa gobyerno? Wala. Oh. Tulong ba kamo yung dumaldal lang? Yung vlogger na dumadaldal lang? Tulong ba yan? Hindi tulong yan. Ang tunay na tulong ay sumusuporta sa gobyerno. Oh, nagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin. Oh. Di ba? Sino yung ES? Si Attorney Vic? Ano ba? Di ba kayong pamilyar sa gobyerno? Wala. Kamusta na mga support na supporter at mga bulag? Okay? Hanggang dito na lang po muna mga support na mga
kabutas. Okay? Kasi tandaan nyo ito eh, ang mga vlogger, yan dyan lang yan, yung iba dyan dahil gusto nilang mauto kayo at dumami yung kanilang followers, kaya nga ang bukang bibig nila, ah, dumami followers ko, ah, subscriber ko, yung how many millions ko na followers, yan ang bukang bibig nila kasi ang buhay nila umiikot sa pagpaparami ng subscriber at saka ng mga nanonood sa kanila. Kasi nga, kumikita sila sa inyo. Eh, tanga naman kayo, pinagkakwartahan kayo. O, di ba? Oo pa rin kayo ng oo. Eh, kasi nga, tanga kayo. O, pinagkakwartahan na kayo ng mga vloggers. Kayo naman, ah, oo lang, okay lang yan, okay lang yan. Pagkwartahan kami ng mga vloggers. O. Kasi nga, bobo kayo. Yun ang totoo. Di ba? Bye-bye mga bobo.